kapurin, ala niya'y nakilain, Panginoon ay purin, ala niya ay nakilain, ala ay simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa Ebanghelyo tinanong ni Jesus ang mga disipulo ni Juan, ano ang inahanap ninyo? Tinanong din tayo ni Jesus kung ano ang inahanap natin sa buhay. Ang inahanap ba natin ay kayamanan, karangyaan, o kapangyarihan? O mas pinagtutuunan natin ng pansin ang pagpapalalim natin ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga pagkakasala, ang ating mga kasalanan, dala ng ating kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Cordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-anis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ikaw ang nag-aalis ng mga
kalibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Pagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang mga pagluhog ng iyong sambayanan. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel, kaya sinabi niya, sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel, ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel. Magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalihin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto na sa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Natagpuan ang Mesiyas, nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matapat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kaniyang mga alagad.
Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," ani ni Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Noy mag-ikaka-apat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng pangalang ito ay Pedro." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ang inyong mga katambi ng isang magandang tanghali, kapatid. Alam niyo po, may mga tao sa buhay natin na sabihin na natin lubos tayong nagpapasalamat sa kanila. Grateful tayo at thankful tayo na dumating sila sa buhay natin. Nagpapasalamat tayo sa kanila sapagkat sa konteksto na yung bang may marami tayong mga problema, marami tayong mga pagsubok na pinagdaanan, marami tayong mga krus, marami tayong nabibigatan tayo sa mga pasanin sa buhay, may mga taong o tao na handang tumulong sa atin. May mga tao na nagbigay sa atin ng liwanag. May mga tao na nagbigay sa atin ng a piece of advice, words of consolation na bumalik ang lakas sa buhay natin, bumalik ang gana sa buhay natin. Kaya nga hindi natin makakalimutan ang mga tao na yan o sino man sila, mga kaibigan natin, pamilya natin, sapagkat sila ang tumulong sa atin at lubos na nagpapasalamat tayo sa kanila nung mga araw na malaki ang ating mga problema. Yung mga pinapasan na krus sa ating buhay ay hindi na natin mabuhat-buhat pero pinadala sila ng Panginoon at tinulungan tayo na buhatin ang mga krus at mga pinagdaanan natin sa buhay. Pero mga kapatid, sa dabanggit ko, pasalamatan natin ang mga taong iyan. Grateful tayo na dumating sila sa buhay natin. Pero meron pa tayong mas lubos na pasasalamatan na tao sa buhay natin. Yun bang nagpapasalamat tayo sa kanila sapagkat nang dahil sa kanila napalapit tayo sa Diyos. Nang dahil sa kanila natuto tayong lumapit sa simbahan. Nang dahil sa kanya at nang dahil sa kanila natuto tayong magdasal. Hindi ka naman palasimba nung una. Hindi ka naman natatakot sa Diyos nung una. Pero ngayon, may tao na pinadala ng Diyos na naging instrumento. Ngayon, ikaw ay nasa simbahan na. Ikaw ay malapit na sa biyaya at grasya ng Diyos. Ulitin ko, kung may mga tao tayong pinapasalamatan sa buhay natin, na yung marami tayong problema ay andyan sila, mas lubos din nating pasalamatan yung mga kapwa natin, kaibigan natin, kung sino man sila,
yung mga tao na nagbigay daan sa atin upang makilala natin si Jesus, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kung wala ang mga taong iyon, malamang hindi natin makilala ang ating Panginoon. Nung una, lang dahil sa mga taong iyon, at nang dahil nakilala mo ang Diyos sa buhay mo, maayos na ang buhay mo ngayon, mapayapa ka na. May mga problema man na pinagdaanan, pero nung una, hindi mo mabanggit ang praise the Lord, salamat sa problema. Dahil sa problema, natuto akong maging isang malakas. Dahil sa problema, nakilala ko lalo ang Diyos na sa gitna ng problema, sasamahan pala ako. Pero nung una, yung hindi mo pa nakilala ang ating Panginoon, may konting problema na nga lang, nagmumura ka na. May problem po, konting problema pa nga lang, krus sa buhay mo, sumusuko ka na, nawawalan ka na ng lakas, at nawalan ka na ng gana. Pero ngayon, nakilala mo ang ating Panginoon dahil sa tulong ng kapwa, kaibigan mo, ang binabanggit mo na ngayon kung may krus ka sa buhay, sinasabi mo na bahala ng Diyos, may awa naman ng Diyos. Sige lang, ngayon malungkot ako, pero bukas ngingiti din ako sapagkat tutulungan ako ng Diyos. Hindi naman nawala ang problema. May problema pa rin naman tayo ngayon, di ba? Halos lahat naman tayo nandito siguro sa simbahan ngayon, may mga pasanin pa rin tayo sa buhay. Pero iba na ang pagtingin natin sa mga problema, mga pagsubok sa buhay. Kasi mostly sinasabi natin sa ating sarili, sasamahan tayo ng Diyos. May awa ang Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. Eh di mo naman yan mabanggit-banggit nung una, nung hindi mo pa nakilala ang ating Panginoon. Bakit po tayo nabanggit, bakit ko po nabanggit ang ganyang mga ating mga pagmuni-muni? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, si Andres, si Apostol Andres, nakita niya ang Kordero ng Diyos. Nabalitaan niya na si Jesus ang Kordero ng Diyos. Ang unang ginawa niya, hinanap niya ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Malamang, kung hindi hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon Pedro, hindi siguro makilala ni Simon ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Si Andres ang nagbigay ng daan upang makilala ni Simon ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo, dito bilang isang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, naging instrumento din tayo, naging daan din tayo sa kapwa natin deboto na makilala nila ang ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Again, pasalamatan natin yung mga tao na nagbigay daan sa atin upang makilala natin ang ating Panginoon. Kung wala ang mga taong iyan na pinadala at naging instrumento ng ating Panginoon, baka ngayon hindi mo pa kilala si Jesus. Baka ngayon di ka pa nagsisimba at baka ngayon kung may problema ka pa, malamang hindi mo pa sinasabi sa sarili mo, hayaan mo na, may awa naman ang Diyos. Kaya mga kapatid, be grateful, be thankful sa mga instrumento na pinadala ng Diyos, mga tao na pinadala ng Diyos sa buhay mo, dahil sa mga taong iyan, nakilala mo si Jesus. Ipagpatuloy po natin ang ating banal na misa, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Taimtim tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawa'y tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos, at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi, at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang mga kanilang malayang sandali sa mga kapaki-pakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng Kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming mga salita at mga gawa. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. No.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ng banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng bereng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, ang aming Santo Papa, si Jose, na aming Arsobispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen.
pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliligom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang aming pinagpasalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami ay pagbuklurin ay makaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.